and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Amen. Muna, and the four beasts said, Amen. The 4 and 12 elders fell down and worshiped him that liveth forever and ever. Sa pala yun. Okay. Kasi let's pray. Panginoon, maraming salamat. Sana nabasa namin salita, Panginoon. We pray. Ay pong magagabay sa amin. As we study this, tapusin namin ang chapter. Makita namin kung ano yung nakita ni John. Maintindihan namin ito, Lord. Magamat maraming nalilito dito, Panginoon. Makita namin yung interpretation na tama lang po, Lord, na hindi mo hirap intindihin. Pag kami po itamang pangunawa namin dito. So we pray. Okay pong magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dito ba kayo kanina ng umaga? Ay. Dahil makulit ngayon, napansin ko, uso ba makulit? Ang ginagawa sa makulit? Gusto niya nata lumabas eh. Uwi na kayo. Maya lang, ito yung pinaka ano eh, mahalagang bagay, di ba, sa church? Kasi yan, nagkaalat na yan kanina dun eh. Di ba? Ah, sige, tingnan natin. Ah, Jared. Jared, ang ingay. Palabasin niya. Okay. So, ano na tayo sa Revelation? Chapter 5 na. Ito ba yan? Umutang ko na may lagay. So, ano yung chapter 1? Okay, introduction. Nakita natin kung saan si John, nasaan siya physically, and then siya ay nagkaroon ng vision. And then, ano meron? So, nasa island of Patmos siya. Sumulat siya sa mga 7 churches. And then, dinescribe doon si Jesus. Amen? And then sa, anong description kay Jesus? So, may mga ano sa kanya, may description sa kanya. So, feet of brass. Ano yung buhok niya? White as wool. Yung kanyang mata, ano? Flame, di ba? Flame. Holding 7 stars. Tsaka, 7 candles. Yung 7 candlestick. Dito lang yun, sa tabi niya. May rainbow, doon na yun sa last week din, ba? tapos, this chapter, ano na siya? Lamb na siya dito eh. So, pinapakita siya na nga sa trono, obviously, yung Diyos Ama. Pero, lumapit siya doon. Mayroong book. Yung book na yun. Sa chapter 6, yung pag-uusapan natin. And then, yun nga, nalulungkot ng una si John kasi walang makapagbukas, walang karapat-dapat. So, ano yung karapat-dapat? Napag-usapan natin karapat-dapat, di ba? Siyempre, depende nga kung mabait, matalino, depende sa kung saan natin kino-qualify. Pero dito, banal to, dapat magbubukas nun. At may sinabi dito eh, bakit daw siya worthy? Buksan mo na ilaw na yun. Ayun, sabi ko na may kulang dito eh. Peter. Hindi ko makita eh. Yun. Yan sabi dyan, no? Thou art worthy to take the book and open the seals. Bakit? For thou was slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. So, sino yung redeem? Pag sinabing redeem, tinubos. So, sino daw yung tinubos? Sabi niya, kami. Pero sino to? Particular. Sabi, out of every kindred and tongue and people and nation. So, sabihin nito, hindi lang isang nasyon yung tinubos, yung niligtas ng Diyos. Amen? Sabi kanina ni, ano, naligtas na raw siya. Si Angelo. So, Pilipino tayo, meron din sa mga US, meron din sa ibang bansa. So, pag ligtas ka, pag Kristiyano ka, pag saint ka, hindi ka particular sa isang lugar. Okay? Hindi ka tulad ng mga kulto.
Ganun. Yung Mormon daw, lahat dati ha, lahat ng member nila puti lang. Hindi pwede yung ano, kasi may tinuturo silang ano eh. Yung mga item, makasalanan daw. Ganun, ito silang ganyan. Mga Islam naman, sila lang din yung magaling. Yung ano nila, yung libro nila, Arabic lang. Hindi pwedeng i-translate. Yung Bible, tinranslate yan sa lahat ng languages. Kasi importante yung thought. No, gusto ng Diyos na malaman niya, natin ang kanyang kalooban, ang kanyang salita. Kaya tinatranslate yung Bible sa lahat ng lingwahe. Kaya sabi dito, ganun din eh. Kaya lahat ng lingwahe, lahat ng klase ng tao, lahat ng bayan, bansa, yun yung mga tinubos ng Panginoon. Pero gusto kong balikan yung kanina, bakit daw siya worthy? Kasi siya ay pinatay. O sino ba yung pinatay? Siya yung nagsakripisyo para sa atin, si Jesus. And bakit ganun? So, yung pwedeng lesson dito sa ating mga buhay, mga bata. Di ba, sinong hinahangaan natin? Yung sakim ba? Yung mga sakim? Kunwari, may mamimigay ng damit. Kunwari, si Rain, di naman masyadong nasiraan ng damit. Kunwari. Tapos, si Flame pala, sila yung nasiraan. Dami, walang natirang damit. Kunwari, sa bagyo. Tapos, nung ano na, bibigyan na ng ano, mga damit, kinukuha pa ni Rain yung mga damit. Tama ba yun? Pero pag sinabi ni Rain, ako nari, si Flame, ay kasi magagalit si Rain. O sige na, nasakripisyo na ako kay, ano, Flame, si, kay Rain para hindi lang siya ano, magtampo. Baka hindi na pumunta sa church. Nagsakripisyo siya, di ba? Kaya yung iba rin, nag-donate kahit konti lang yung damit ni Angelo, for example, dahil kailangan ni Rain ng damit, siya yung nag-donate. Hahangaan nyo ba yung ganun tao o kaasaran nyo? Nagsasacrifice, hahangaan nyo ba yun? Diba yun ang mga hinahangaan natin eh, kasi yung may dakilang katangian yung mga ganun, hindi yung mga sakim. Hindi natin gusto yun. Ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos mismo, para lang maligtas kayo, lahat ng tao na pwedeng maligtas, anong ginawa niya? Hindi naman niya tayo kailangan eh, Diyos na siya, di ba? Pero pumunta ang Panginoon, nagkatawang tao, nabuhay ng banal, tapos siya pa yung pinatay para sa kasalanan natin. So, tama ba yun? Tama ba yun? Parang hindi tama, di ba? Kasi pwede niyang hindi gawin yun, pero ginawa niya out of love. Dahil wala, impyerno tayo lahat pag di niya ginawa yun. Okay, so nagmahal siya, nagsakripisyo siya, and therefore, tayo ay pwede nang maligtas lahat. So, yung mga tumanggap sa Panginoon, ligtas na. Na-appreciate niyo ba yun? Parang minsan, hindi. Kanina, sama ng loob ko eh. Makakulit ngayon, mabait na. Kasi wala yung iba, yun ang nakakalungkot. Hindi mo alam. Anong ginagawa ng iba? Nag-aabang pa ba ng ano? Naglalaro lang? Oo, yung relief eh. Ilang relief ba kailangan natin? Diba? So yung nakakalungkot kasi hindi na maubos yan eh. Dinaanan namin doon, puro relief eh. Mga politiko, relief din yan. Artista, relief yan, lahat yan, papapogi. Yung iba talagang gusto tumulong din. Pacquiao, kakandidato kasi yun eh. So, ganyan na yung mga politiko, magaling yung pag ganyan. Pinapakaliit lang na sa nanakawin nila. Pakibantayan yung anay. Parang sasabog yung ano nyo, hindi kayo makasiyar ah. Yun yung sinasabi siya, nakakalungkot. So dito, sino nagsasakripisyo dito? Nagsakripisyo ka na ba, Lame? Anong sinakripisyo mo sa ibang tao? Wala, okay. Ikaw, Benz, meron ka na ba sinakripisyo? Ikaw din. Prince. Raymark. Inigo. May sinakripisyo ka na ba para sa ibang tao? Ha? Ano?
Ikaw ata pasaway. Yung ibang tao nag-sacrifice sa iyo pag pasaway ka. Ikaw Miguel. Hindi pa. Bata pa naman kasi kayo. Kaya pero tinuto inaaral natin, di ba? So inahanga natin yung nag-sacrifice. Kasi pag nag-sacrifice ka, para sa kabubuti ng ibang tao, kahit ikaw yung ma-inconvenient, ikaw yung mahirapan, ikaw yung nawalan. Di ba? Yun ang sacrifice. So, naitindihan ko mga bata, hindi pa minsan maintindihan nyo. Pero tingnan nyo yung mga magulang nyo, ganun yun. So, nakikita ko yung mga magulang, puro tabaho, di ba? Tabaho ng tabaho, pero iba, hindi eh. Yung anak na pinasakripisyo eh. Pero normal yun sa mga nagmamature. Ikaw yung nagsasakripisyo para sa mga anak mo. So, yun yung hangaan nyo, amen? Mga bata, naitindihan nyo ba? Gusto nyo, agawang ka ng ano, kunwari, yung tatay mo. Ano pa, kailan ko, walang sapato si Flame. Iinom na lang ako. Gusto mo yung ganon? Siyempre, hindi, di ba? So, kaya pinapartihan kayo ng mga magulang nyo. Di ba? So, yun yung. Ngayon, yung mga nanggaling karamihan dyan, sa Mother Church, mga kaibigan nating churches, sa akin na Brother James. So, nagsakripisyo din sila. Di ba? Naintindihan nyo ba? Kasi pwede naman nilang bili ng Jollibee yun eh. Ba't nila bibili ng damit? Diba? Tindihan nyo, diba? Pera, exchange yan. So, bakit may sakripisyo? Kasi may pag-ibig. Ngayon, so, ganun ang Panginoong Jesus. Siya ay pinatay. Hindi lang basta namatay, ah. Pinatay. Slain. At tayo tinubos sa kanyang dugo. Sa pamagitan ng kanyang dugo. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So, ano yung kings? Sinong hari dito? Si King. Hari ba si King? O piling hari? Ano ba yung King? Ano yung sabihin ng King? Hari, anong ginagawa ng hari? Ha? Upo na upo. Basta-basta, depende nga, kasi may mabuting hari, may mga masamang hari, di ba? So, yung mabuting hari ay hindi lang basta nakaupo, naglilingkod yan sa bayan. Okay, siya yung nag-iisip para mapabuti yung kanyang bayan. Actually, yung originally, siya yung tagapaglaban talaga. Kaya siya rin yung tinataas, nagsasakripisyo rin niya. Pero ang ginasabi dito, tayo daw yung ginawang hari at mga saserdote. Ano naman yung mga priest? Saserdote, hindi nyo pa alam yung mga bata eh. Pero kami, inaaral na namin yan. Yung mga Catholic priest, hindi totoong priest yan. Ha, joke time yan. Ang pari talaga, yung mga saserdote, yung mga naglalapit ng Diyos sa tao at tao sa Diyos. Okay? Sila naglalapit, kaya sila yung in charge sa mga gawain sa temple, Old Testament. Sila yung nag-sacrifice para sa kasalanan ng mga tao. Pero actually, yung nag-sacrifice, yung hayop, sila lang yung nag-facilitate. Okay? So, naintindihan ba ano yung hari? Sino gusto maging hari? Wala lang, hindi na uso ngayon yan eh. Pero alam nyo yung hari, siya yung naglilingkod, pero siya yung pinakamagaling din, pinakamatalino dapat, okay? At siya yung naglilingkod. Pinakamataas, mausunod yung kanyang sinabi. Pag sinabi niya, masusunod yun. Walang pwedeng ano. Siya yung executive, siya rin lahat. Okay? Kung gusto nyo maging hari, kayo yung pinakamayaman. Kayo mausunod lagi. Gusto nyo yun? Ayaw nyo? Presidente, gusto nyo maging presidente? Ha? Yung normal na tao, again, ay yung mabuting presidente, mabuting hari, pinag-usapan natin. Hindi natin obviously yung loko-lokong hari, loko-lokong presidente. Hindi, ganun. Yung mabuting hari, gusto niyo ba maging ganun? Mabuting hari. Diba? Mayamang kayo. Tapos may katungkulan, ginagalang, agalang-galang kayo. Alam niyo yung agalang-galang? Anong mabait? Yung presidente, pag dumaan yan, nasa sasakyan na yun, talagang hinahawi lahat. Kasi importanteng tao to eh. Ganun yun.
Pag lumakad dyan, mayroon pang red carpet, di naman lagi. Pero, ceremonially, di ba? Gusto mo yun? As lahat, Mr. President. Ha? Pinaghahandaan yung kanyang presensya. Di ba? Parang kayo, pinaghahandaan namin kayo. Di ba? Hari ba kayo? Hindi, kasi nga, pag mahal mo, pinaghahandaan mo. Pero yung mga presidente, default yun kasi hari eh. So, gusto lang sabihin dito, importante tayo sa Diyos. Amen? Siya ay hari, hari siya ng mga hari. Yung mga anak niya, ano mangyayari sa anak niya? Hindi, hari din. Parang yung pinag-usapan sa kaligtasan. Naging anak ka ng Diyos, inampung ka sa kanyang pamilya, tagalangit ka na, eh, Diyos siya, hari siya. Ano ka? Hari ka din. Diba? Hindi ka yung pinakahari. Pero, royalty, yun ang ibig sabihin ng royalty. Ibig sabihin na... importante ka. Okay? Pero sabi dito, priest din. Ano yung priest? Yun ang naglalapit sa Diyos. So, malapit ka sa Diyos, ilalapit mo yung iba sa Diyos. So, sabi lang dito, tayong mga Kristiyano, natunay, na mga ligtas, tayo, ginawa tayong Diyos na gano'ng hari na naserdote pa. Sabi dito, we shall reign on the earth. Gusto nyo ba kayo nag-ano? Kayo nag-hari? Gusto nyo ba yung minsan nga, yung mga kapatid nyong maliliit, inukutas-kutasan nyo eh. Nang sleepin minsan eh. Alam mo, sinong hari eh. Uy! Sumunod kayo! Ganon kasi tayo eh. Ngayon, kung mabuti ka, okay yun. Mabuti kang kuya, for example. Tama lang na sundin ka, di ba? Kasi mabuti ka eh. Pero tayo daw, maghahari tayo dito sa lupa. Pagdating ng Panginoon. So, magandang bagay yun. Ang Diyos ang gumawa sa atin nun. Okay? So, again, hindi tayo pare-pareho lahat. Okay? Yung iba sa atin nagtapat, mas malaking reward, yung iba hindi masyado. So yun na yun. And I beheld and heard the voice of many angels round about the throne and the beast, and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000. Ilan yun? 10,000 of 1,000. Dami. Eh, 1,000 of 1,000 pa. Basta marami, hindi natin bilangin. So ano sinabi nila? Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Malalan sa Revelation 4. Medyo ganun din, di ba? So kinakantahan siya. At ang kanta sa kanya, papuri. Alam niyo yung papuri, mga bata? Na, pinuri ko si Benz. Ay, galing mo talaga. Ang pogi mo. Ikaw nang pinaka. Wala kang katulad. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Kunwari lang. Masaya ka ba nun? Yung totoo. O syempre, di ba? Hindi lang yung sabi big, especially. Okay, wala nang tulog. Gusto mo nang muwi? Baka gusto mo nang muwi? Ha? O makinig ka. Makinig ka. Prince ka pa naman. Alam yung sabi ng prince? Mukha ka bang prince? Pag naligtas ka, magiging hari ka pa. Pero yung iba sa atin, ako, tanta-tansya ko, parang ano eh. Natakot ako pero walang interes salita ng Diyos. Nakikisabay-sabay lang. Pag sinabihan pa, i-correct, galit pa. Hindi ganun si Stephen. Diba? Lahat tayo sinasabi ang bata pa kayo eh. Pero, kaya inaaral natin to. So ngayon, ang Panginoon kasi, worthy siya lahat dun eh. Hindi pwede, bawasan mo yung ano ng Diyos, yung papuri mo. Hindi mo pwedeng bawasan yun, di ba? Lagi tayong kulang eh. Kaya imagine yung nangyayari doon sa langit. Sabi niya, worthy is the Lamb, si Jesus yan. To receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Lahat na. Diba? And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as in the sea and all are in them heard I saying blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever. So sino exempted doon? Wala na. Nasa lupa, nasa langit, nasa ilalim ng lupa, ilalim ng dagat. Lahat na, lahat, pati isda. Ano matinding mga ano, hayop, mga lion. Mga anong alam nyo, matindi. Blue whale. Nagpupuri sa kanya. So,
So kasi nga ang Diyos ay karapat-dapat doon. Amen? So tayo, gusto ko rin na, ba't siya lang? Hindi ka nga mayiging worthy rin tayo dyan kasi kasama tayo dyan kasi nga anak tayo ng Diyos. Pero, sabi ko kanina, hindi tayo pare-pareho yung iba sa atin. Hindi makatagal sa preaching. Ano pa? Diba? Konting ano, pagpapalit ang church. So, ayan. Tapos na pala ito. And the 4B said amen, and the 4 and 20 elders fell down and worshiping that liveth forever and ever. Sino yung buhay? Magpailan man? Jesus. At ang Diyos din. Okay? So, gusto kong pag-usapan natin yung sabihin ng worship. Ano yung sabihin ng worship? May sumasamba ba kayo sa Diyos? Ano yung sabihin nun? Sumasamba. Bibigay puri, parang yung kanina. So, isa sa mga maagang manifestation ng worship, kung maaalala nyo dito sa, tingnan natin ha, sa New Testament, New Testament. Okay, yung pinuntahan siya ng mga magi, wise men. Okay, ano pa? Ito, okay, nakita niya, Matthew 4:9, and said to him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Si Satanas yan. Pero pansinin nyo, yung worship, kakibat niya yung fall down. Okay? Marami ito eh. Ito, sa Matthew 18:26, the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. So, yun yung kwento ng nakikiusap siya. So, isa pa yan sa mga kasama madalas ng worship, bukod sa they fall down, nakikiusap. Okay, hindi ka mayabang pag ikaw lumalapit sa kung sinong sambahin mo sa Diyos. Diba? Kasi nasabi ko, yung upo nyo man lang, ayusin nyo. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos, para kayong kasi matulog. Tama ba yun? Sa ano, hindi pwede. Kunwari, may office kami dati, office mate ko. Hindi ko lang naisipan. Nagme-meeting sila, nagtatawanan. E pambira, sabi ng boss namin, o bukas, huwag na pumasok, ha? Iyakan sila. Gusto nyo ba yun? Kanina, pinalabas tayo kasi hindi nakikinig, parang walang pakialam. Kauusap lang natin, inaral natin kung paano magalit, yung tamang magalit, di ba? Pag may mali, galit. O tama lang yun. Magulang yung matutuwa ba sa inyo pag siraulo kayo? O yung bubble gum, hindi rin yan tama. O kaya, mayroon dito nakasombrero, iba, hindi naman ako doon sombrero, pero iba, para sa kanila, parang nakakabasa si sombrero. So, para konting galang naman, alisin mo. Yung mga ganun ba? Sa Japan, pag nasa Japan ka, customary na lang yung magbabaw yun. Okay? Kasi ka, wala kang pakialam. Anong pakialam ko sa inyo? Nakabasta siya, di maganda, di ba? So, yung sabi ko sa inyo, magbihis kayo na maayos. Salamat si Prim, nakasapatos. Pag sa church tayo, yung pinakamaayos nyo, isuot nyo, kasi hindi tayo dito mga tambay. Amen? Tambay ba kayo? Matatambay ako sa church. Di ba? Yung mga tambay, walang magawa yun. Kahit ano lang, iisipin ng pag-uusapan. Walang kakwenta-kwenta. Kasi tambay eh. Pero pagpupunta ka sa church, tambay ka ba? So mag-ayos tayo. Amen? Tingnan niyo si Ate Jamie nyo, nakalagi nakaayos yan. Ganun. Diyan tayo, simpleng bagay yan. Kulang tayo. Ngayon, kung wala talaga, hindi ko kayo pinag-ano, mag-ano kayo, Amerikana, hindi naman eh. Ito siya sabi niyo, wag worship. Yan, hindi ka babulgang-babulgang. Lord, I pray. Kaya sigarilyo, iba di ba? Iyabang, sigarilyo. Kaya walang nag-isigarilyong, may humble ba nag-isigarilyo? Kaya nga sila nag-isigarilyo, yung nakita nila sa TV. Lalo yung tabako, di ba?
Tapos, bubugahan pa yung kausap. Okay lang sa'yo yun, bubugahan ka sa mukha. Naintindihan nyo ba yung sabi ko, mga bata? So, ano pa yung fell down? Ibig sabihin, madumi yung lapag, di ba? Normally, hindi ka, lalapit ka. Hey, Mark. Pakiusap. Pakinggan mo ako, please. Tatawa kayo, no? Kasi example lang yun. Tapos dahil gusto kong pakinggan mo ako, please. Dadapa pa ako dyan, eh, madumi yan. So, bakit ginagawa nila yun? Kasi nga, pag sumasamba tayo sa Diyos, na intindihan natin na tayo ay marumi sa harapan niya. At siya ay karapat-dapat. Patuloy nga, kinantahan, pinuri, kulang pa. Sige, ulitin natin. Diba? Pag nagkaroon tayong kwal, wala nga tayong kwal kanina kasi hindi nag-atinan eh. Okay, sabi dito, Lord, have patience with me. Okay, ganun tayong makiusap sa Diyos. Amen? Nakikiusap ba sa'yo? Nananalangin ba kayo? Nag-pray ka ba? Mayabang ka ba? Alam niyo yung kinalalagyan ng mga mayabang? Saan yun? Simple mo. Oh, pwede yun. Totoo yun. Yung mga upunta doon, mayabang yun eh. Kaya kahit siya sharean natin, oh, pwede ba namin sharean kayo ng salita ng Diyos? Ang tingin sa atin yan, ano na? Ano na? Ayan, mga busy, ganyan. Pero ayoko pakinggan kasi walang pakialam sa'yo. Walang pakialam sa salita ng Diyos. Walang pakialam sa Diyos, basically. So, kaya sila punta sa impyerno. Masama naman, hindi masama ang Diyos. Kahit sa atin ngayon, mga bata ko na, may mga hindi naikinig sa inyo. Nakita ko na yan, marami sa Mother Church, mga yayabang din. Sabi ko, anak mo ba yan, Dad? Yung kapatid, napaka-humble. Yung anak, sinaulo eh. Kaya nakita na namin yun. Ito, isang araw, itong kalalagyan itong batang to. Ngayon, ganun na nga. Mas malala pa. So, gusto mo bang maging ganun? Inigo? So, maging ganun? Nakulong? Nakita na ba kayo nakulong? Sino nakita niya nakulong? Ha? Doon ba mayabang pa rin sila? Mayabang pa rin? Sino? Antindi. Karamihan ang alam ko nakulong yan. Medyo magpapakahumble na ng konti yan. Kasi naparusahan na eh, ha? Sino yun? Uli sa barangay. So, yun yung, kung hindi ka magpakahumble ngayon, magpapakahumble ka later. Yun ang sinasabi ko dito. Kaya mas maganda ngayon na kayo magpakahumble, diba? Mga bata, lalo mga bata pa kayo eh. Yan ang pinakamasakit sa mata minsan, mga bata pa lang, yayabang na. Gusto sila marusunod. Diba? Sinasagot yung mga magulang. Sino pang di mo dati sinasagot? Teacher mo, diba? Eh si pastor, okay lang. Ano ba yan? Tanyan, di parang kayo nakikinig. Walang importante dito kundi makinig lang, di ba? Ito, ganun din. So, basta pag sumasamba kayo, kayo yung humble. Okay? So, kaya yun, again, maraming di naliligtas kasi mayayabang. At itong iba naman, kunwari lang. Ngayon, sabi dito, how be it in vain they do worship me. May mga ganon. Sa church, maraming ganon. Alam mo yung nangyayari sa mga kunwa-kunwari lang na sa church? Ano nangyayari doon? Tanong mo sa akin, Flame. Ano nangyayari sa mga kunwari lang nag-church pero wala naman yung puso sa church? Tanong mo sa akin. Ano? Mamilis nawawala sa church. Yun yun, hindi nananatili kasi wala eh. Hindi mo kaya magpaka-plastic ng 5 taon, di ba? So iba dyan, kakayanin mo magpaka-plastic 1 taon, yan, mga ganyan. Church-church ka, pero
Wala lang. Diba? Kahit mga anak ng pasto, nawawala yun sa church. Bandang huli, nakakahiya. Sana wag na mangyari sa inyo yun, diba, Queens? Sana wag na mangyari sa inyo kasi kayo, ganito yan eh, pwede ko kayong pagtsagaan sa, diba, hanggang may limitasyon lang yan eh. So yung mga kapatid sa batasan, tinagaan natin yun, ina-follow up natin, ayaw talaga, ayun din ang pwedeng, ano, diba? So iba sa iba naman tayo. Sa sungsaan pa yan, ganun lagi. Hindi kayo pagtsatsagaan ng Diyos hanggat magsawa siya. Diba? Sino bang mausunod? Mawawa naman ng Diyos, diba? Lumatsaga siya, pero hindi rin kasi tayo matututo pag tayo laging usunod. Amen? So, naitindihan nyo yung worship. Tayo minsan, buong bibig lang natin yan. Nag-worship kami. Pumunta lang sa Diyos, nag-worship na. Di ka nga nakinig eh. Ang nag-worship talaga yan, nananalangin. Mahirap bang makinig? Medyo minsan mahirap, di ba? Medyo malalim. Pero mas mahirap mag-preach, tapos mag-asaway ka pa, yun ang mahirap. Tapos ayusin mo pa, bili ka pa ng upuan, di ba? Para maayos naman, papabango yan, linisin natin. Tapos ang uupo lang, si Benz lang. Ang buti, nakikinig si Benz. Ako, utuwa na ako ng ganun. Kasi kahit ilang taon kayo makinig, dahil dati bata rin ako, pinagtiyagaan lang din ako, di ba? Pero pag wala nangyayari, diba, hindi mo natutunan dahil matutunan. Ayun, buti, medyo bait na kayo ngayon. Si Inigo, nahanto ka na ba? Si Neil, dapat nasa una nga, di kita makita eh. Araw yung mga ninja eh. So yun. Okay na yun. May question ba kayo? Siya bang muwi? Lahat naman tayo eh. Kami nga, gaan na traffic pa kami. So basta pinaka-lesson lang dito, ang Diyos ang dapat sambahin. Amen? Hindi si Pastor. Ngayon si Pastor, tinuturoan lang kayo. So medyo may konting galang din kay Pastor. Siyempre, siya nagtuturo. Pero ang gusto kong ma-inculcate sa utak nyo, mga bata, may dapat tayong galangin higit sa lahat, purihin ang Diyos yun. So minsan pag alis nyo dito, ang Diyos wala na ba? Andiyan pa rin siya eh. Yung lagi inasabi siya, mag-pray kayo, magbasa kayo ng Bible, kahit pa paano, ano. Hindi na alis yan. Hindi na alis yan. Okay, ito na yung mga parting words eh. Okay. Sabi ko na, wala tuloy ako. Ang Diyos ang dapat ating galangin, sambahin. Hindi yan na magaan na salita. Mabigat yan. Kung pwede kong paliwanag yan lang, isang oras, pwede. Okay? Pero wala tayong time. Amen? Amen. So, sige, pwede tayo. Magkakaan ko lang to. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa nakita namin, Panginoon, dito. Paano nila kayo sinamba dahil kayo karapat-dapat. Panginoon, tulungan niyo po Lord kami sa mga bata, Panginoon, may nawaan. Bagay-bagay, Panginoon, maraming salamat. Sila po'y pupunta. I believe sila po'y gusto nila salita ng Diyos. But we pray na nagdagan niyo po ang aming pananampalataya, pangunawa, ano yung karapat-dapat sa inyo. Ay at least mabigyan namin atensyon, ayusin namin sarili namin, ang aming itsura, Panginoon, at least puso namin especially, ang ginagawa. Para kami po iya, maging karapat-dapat naman sa inyo, Lord. Kahit pa, dahil kayo karapat-dapat talaga. Kayo mga puri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.